Okay, so yeah, welcome sa ating glorious gathering. And today, we will be discussing all about yung tinatawag po natin na isa sa mga laws of success. You know, there's a lot of law na ginawa ng Diyos sa mundo natin na kahit anong religion mo, kahit anong kasarian mo, kahit na anong profile mo sa buhay, these laws are universal. For example, law of gravity. Diba? Hindi natin nakikita, pero whether Kristiyano ka, Muslim, o Buddhist, o kung anong mga religion mo, pag tumalon tayo sabay sa building, parehas tayo babagsak. Tama? Law of polarity. Isa sa mga success law na meron tayo, yung law of polarity, everything was created na meron duality. Diba? Merong lamig, merong init, merong dilim, merong liwanag, merong lalaki, merong babae, may sarap, merong hirap, may tamis, may pait. So lahat ng bagay ginawa ng may duality. Okay? So isa sa mga paborito kong law na maaga ko pong naintindihan at maaga ko na natuklasan sa buhay is yung tinatawag natin na law of association. Okay? Ano ba yung law of association? Ito yung batas na nagsasabi na kung sino yung mga lagi mong kasama, most probably, magiging katulad ka nila. Okay? So, yun yung summary nun. Kung sino yung madalas mong kasama, madalas mo nakakausap, madalas mo nakikita, yun yung magiging ikaw. Sabi nga ni Jim Rohn, you are the average of the 5 people na lagi mong kasama. And merong study na ginawa na hindi lang yung 5 people na nakakasama mo. May effect din sa iyo yung 5 people na nakakasama nila. Nagets nyo? So ito yung 5 people mo, may mga nakakasama rin yung average of 5. So yung average na nakakasama nila nakaka-apekto rin sa kung sino yung magiging ikaw in the near future. So, ano ba tong law of association na to? Simulan natin sa ganito. Did you know that training is the backbone in building your network? Ibig sabihin ng backbone, ito yung foundation eh. Ito yung magpapatindig ng negosyo mo, ng network mo, yung training. And maraming tao, they despise training. Ayaw nila ng pagkatuto, ayaw nilang umaten, tinatamad sila, pero napakarami nilang oras para manood ng telenovela. 'Di ba? Pagka pogi yung nagsasalita, si Applin MC yung nagsasalita, inaanto. Pero pag si Daniel Padilla umiiyak dahil nakipag-break si Catherine Bernardo, eh gising na gising. 'Di ba? Pag chismis tungkol sa mga bagay-bagay na mga wala namang ambag sa buhay nila, gising na gising, updated sa latest chika. Ano nga yung pakialam mo kung nag-propose na si Derek Ramsey kay Ellen Adarna? Wala namang ambag sa buhay mo yun. Diba? Pero pagka gano'n, alive na alive tayo. Diba? So, maraming tao ayaw nila ng training. Diba? Ayaw nila ng training. Pero, I want you to understand na ikaw na nakikinig ngayon, training is the backbone in building your network. Ito yung magpapatibay ng network mo. Kasi eventually, okay, nandiyan yung mga mentors, nandiyan yung mga uplines. Pero if you're not learning, masyadong matagal yung flow ng knowledge sa network natin. Ibig sabihin, imaginein mo, no, kung lahat ng tanong, ako sumasagot, at wala yung mga gem leaders, wala yung mga leaders ng glorious, kaya ko naman. Kaya lang, imagine mo gano'ng katagal yung pagpasa ng information nun. Nagigets nyo? Nakukuha nyo yung punto. So, kailangan natututo ka para eventually yung mga simpleng bagay, kaya mo nang sagutin, mas bibilis yung paglaki ng network mo. Halimbawa, no, natutunan mo yung tungkol sa marketing plan, marunong ka mag-present, napag-aralan mo siya, dahil paulit-ulit mo pinakinggan, napag-aralan mo ngayon. So, may mga pagkakataon na wala yung mga uplines mo, marunong ka na agad. Diba? Alam mo yung sasabihin sa mga invite mo, alam mo yung sasabihin sa mga invite ng downlines mo. So, again, I want you to understand that training is the backbone in building your network. So, here's law of association. This is a connection or relationship between things or people. Mga bagay at mga taong nasa paligid mo. Inulit ko, mga bagay at mga taong nasa paligid mo. Hindi lang ito tungkol sa tao. Pati mga bagay na nasa paligid mo, merong epekto yan. Okay? So, pag-usapan natin itong frontal cortex, medyo mag-science muna tayo ng konti. Alam niyo po yung utak ng tao?
Okay, utak, pamilyar, nakakita na. So may mga bagay na kahit hindi mo nakita, alam mo na nandyan, di ba? Naniniwala ka. Okay, so yung frontal cortex ng utak ng tao, meron tinatawag na mirror neurons. Okay, mirror neurons. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita natin sa napapanood natin, sa mga nakakausap natin, nami-mirror natin yon. Kaya nga pansinin mo to, no? Obserbahan nyo maigi. Batanggenyo ka. Tumambay ka ng matagal sa Cebu. Kung ang punto mo puntong Batangas, pagbalik mo ng Batangas, ang punto mo Bisaya na. Nangyayari hindi. Nangyayari yon. Diba? Kahit Bisaya ka, tumagal ka sa Bulacan ng matagal, makikita mo magbabago yung punto mo. Then pagbalik mo ulit sa hometown mo, babalik ulit yon. Ang tawag doon mirroring. So, ito yung unang pagkatuto rin ng mga bata. 'Di ba? Sabi nga may kasabihan tayo, kung anong nakikita ng bata, ginagaya. 'Di ba? Ano yung kasabihan doon? 'Di ba? Monkey see, monkey do. So, ang dahilan noon is your biology, yung frontal cortex mo, yung utak natin dinesign na ganun. Para saan? Para pag nakakita tayo, madali natin magaya. Kaya isa sa mga pinaka most adaptive, 'di ba? Most adaptive na creature, human beings eh. Ayan, kung ano nakikita sa matatanda, 'yun ang ginagaya ng mga bata. Actually, hindi lang sa matatanda, even sa mga napapanood nila sa YouTube. Yung mga bata ngayon, grabe, ang gagaling mag-English eh. English YouTube tawag ko doon eh. Yung mga pinapanood nila na Dora, pinapanood nila na mga Coco Melon, Peppa Pig, makikita mo, mga British accent yung mga bata ngayon. Diba? Daddy, kaka Coco Melon. Naalala mo na naman, BJ, ha? The wheels on the bus go round and round. Makikita mo yung mga bata pag kumanta. So, ang may kasalanan po nun, okay, ang may dahilan po nun, kasalanan talaga yun, hindi naman kasalanan. Ang may dahilan nun is yung tinatag natin na frontal cortex. Okay? So, naiintindihan nyo na yung biology ng utak ng tao. That's why, meron tayong kasabihan na birds of the same feathers are the same birds. Hindi. Birds of the same feather flocks together. Diba? So, ganito po yung kasimple, mga kaibigan. Hindi po pwedeng gusto mong maging religious or spiritual tapos sasama ka sa mga hindi religious o spiritual. Pansinin nyo po sa eskwelahan. Madami po tayong dito, agrupo, teacher. Pansinin nyo po yung mga estudyante, yung mga athlete, magkakasama yung mga athlete. Yung mga mahihilig sa math, magkakasama. Yung mga magagaling sa English, magkakasama. Yung mga gwapo't magaganda, magkakasama. Yung mga pangit, magkakasama rin sila. Di ba? Nagbubulahan sila. Alam mo, friend, ikaw yung pinakagwapo sa atin. Sa grupo nating mga pangit, ikaw yung pinakagwapo. Di ba? Nag-eating aside. Napansin niyo yun? Di ba magkakasama yung mga tao? Kung parang imposible eh. Imposible na, di ba, limang magkakaibigan, nagdadrugs yung apat, tapos yung isa, binabasahan sila ng Bible habang nagdadrugs sila. Lord, patawarin mo sila at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Imposible yun, di ba? Hindi mangyayari na mag-grow spiritual yung mga tao na kasama mo doon during sa ganong mga klaseng session. So, birds of the same feather flocks together. You may be the different bird, pero again, yung ugly duckling na kwento, 'di ba? All this time, dahil lang kasama niya mga duck. Dahil lang kasama niya mga duck, isa pala siyang ano ngang hayop 'yon? Anong klaseng ibon siya? Doon sa kwento ng ugly duckling. Swan. Oh, isa siyang magandang swan, 'di ba? So, nakalimutan niya na swan pala siya, bakit ang kasama niya mga duck? Parang yung kwento ng agila yun eh. Gusto nyo malaman yung kwento ng agila. May isang ano, agila, gumulong yung itlog niya dun sa ano, sa mga manok. So paggulong ng itlog niya dun inalagaan ng manok ng mother hen yung itlog na yun hanggang sa napisa, lumabas yung baby agila. Kaya lang, all this time, hindi alam ng agila na agila pala siya. Bakit? Ang kasama niya mga manok. So ang ginagawa niya, isang kahit sangtoka. Hanggang eventually, nung tumatanda na sila, nagtataka siya, bakit iba itsura niya? Hanggang nakakita siya ng lumilipad na agila. So doon niya na-realize na, uy, ako yun ah. Kaparehas ko yun ah. Kaparehas ang itsura ko yun ah. Agila pala ako. So minsan, ganun din. Napasama ka sa mga chicken, di mo alam, agila ka pala.
Diba? So, kailangan maging mapanuri ka. Mapanuri, mapamasid. Diba? Mataang lawin. So, naiintindihan nyo na. Show me your friends and I'll tell you who you are. Classic na, ano to, no? Classic na to na laging sinasabi sa atin ng mga magulang natin. Isa po to sa mga pinakapaboritong kasabihan ng nanay ko. Show me who your friends are and I'll tell you who you are. Sabi ng nanay ko sa akin dati. Pero alam nyo kung ano yung mas mabigat? Show me your friends and I will show you your future. Yan yung mas mabigat. Show me who your friends are and I will show you. I show you your future. Gusto mo ma-predict kung ano yung future mo? Tignan mo yung lagi mong kasama. Tignan mo yung madalas mong kasama. Tignan mo yung... Lalo na ngayon, ha? Iba yung bata ka na marami kang kalaro na best friend mo. Pero napansin mo ba, hindi mo na sila nakakasama? Kasi magkakaiba na kayo ng gusto ng future. So malalaman mo kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay. Depende sa mga taong lagi mo nakakasama. So pag sumama ka sa mga taong pwede na, talunan, eventually, ano, what do you expect? Di ba? What do you expect? Of course, ang mindset mo, magiging talunan din. So, ganun sa. Naiintindihan yun. So, show me your friends and I will show you your future. Kaya be careful who your friends are. Tama ho ba? Alright. You are the average of 5 people you spend most time with. Halimbawa, may 5 kang kaibigan milyonaryo. Lagi kang kasama nila. Hindi ka ba mako-curious kung paano sila kumita ng milyon? Di ba? Parang, bakit ako lang yung pinakahampas lupa dito? Bakit ako lang yung dukha dito? Ako yung manlulupa. Bakit itong 5 kaibigan ko sobrang asensado nila? Ano yung ginagawa nila? So, you will be curious. And once na naging curious ka, ano yung nagiging epekto nun? Once na naging curious ka, nagiging epekto nun, gusto mo rin matutunan kung ano yung natutunan nila. Gusto mo rin gawin yung ginagawa nila. So, ganun naman eh. Ako dati nag-yosi po ako. Nagsisigarilyo ako before. Paano ko ba natutunan yung pagsisigarilyo? Eh, sumama ako sa mga tao nagsisigarilyo eh. Diba? Tumikim. Hindi nag-yosi na. Year 2016, nag-quit na po ako. Ngayon, yung kuya ko, sinusulsulan ko. Kuya, huwag ka na mag-ano. Huwag ka na magsigarilyo dyan. O, good news, hindi na rin po nag-yosi yung kuya ko. Yeah, so, it's only a matter of associating. Ngayon, kahit may nakikita ko sa paligid ko na nagsisigarilyo, hindi na ako na-attempt na magsigarilyo. Hindi na ako, wala na, non-smoker na ako. So, yun yung point. Di ba? Na, ang malupit pa doon, yung kuya ko, speaking of my kuya, diba? Dahil kasali na yung ate ko, kasali pa Mang Ingo, o kasali na rin yung kuya ko. It took them quite some time, pero grabe, diba? Sobrang good news noon. O, depende kasi kung sino yung lagi mo nakakasama. If you want to learn something, sama ka sa mga taong alam yun. Tama? And, sabi nga ni King Solomon sa Bible. So, hindi naman to imbe-invento ko lang. Actually, biblical tong law na to eh. Kaya nga yung laws, ang gumawa niyan, walang iba kundi ang Panginoon. No? Kinireate niya yung mundo na may batas. So, sa classroom may batas. Bawal sumama sa pahirap, di ba? De joke lang. Okay, so sabi ni King Solomon, the wisest person who ever walked on earth, di ba? He who walks with wise men will be wise. Be the companion of fools will be destroyed. But the companion of fools will be destroyed. So naiintindihan ni King Solomon na pag sumama ka sa mga madudunong, magiging madunong ka din. Pag sumama ka sa mga tanga, di ba? You will be destroyed. Fools, Tagalog ng tanga. Diba? But a companion of fools will be destroyed. So, maging maingat tayo kung sino yung mga kaibigan natin. Sinasabi ko ba na mamili tayo ng kaibigan? Yes. Yes. Diba? Sasabihin niyo, bakit ganun? Ba't kailangan mo mamili ng kaibigan? Well, your time here on earth is limited. Limitado lang buhay natin dito. We need to make sure na magiging maayos yung buhay natin. Diba? Ayaw natin ng sakit sa ulo. Ayaw natin ng hindi maayos na kaibigan. So, alam ni King Solomon. And hindi niya yan basta sinarili. Tinuro niya yan through the Bible. Sabi niya, he who walks with the wise will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Okay.
So, these are crucial destiny questions. Pwede nyo i-screenshot to, pwede nyo isulat, pero ito yung mga magandang pag-isip-isipan pag nilay-nilayan po natin kapag bago tayo matulog. Sino yung limang tao with whom am I spending the most time? Sino yung limang tao sa buhay mo na lagi mong kasama? Kaya nga, sa mga mag-aasawa pa lang, sa mga single pa, napakahalaga po na meron kang standard eh. Kasi ang turo ng mundo, yung standard daw, wala daw kwenta yon pag nakita mo na yung true love mo. Diba sabi nila, pag nandyan yung true love mo, lahat ng standard mo mabubura. Eh, ba't ako? Lahat ng standard na sinet ko, nakuha ko. Diba? Love is blind daw. Kung tusukin ko kaya mata mo, hindi love is blind, diba? Hinayaan mo lang kasing, hinayaan mo lang kasing ma-fall ka doon. Kaya... But anyway, isa yun sa mga major na makakasama mo for the rest of your life. Kaya dapat humanap ka ng partner. Partner na, alam mo yun, sabi ko nga sa wife ko eh. Sabi ko sa kanya, dati pa to. Sabi ko, I don't need somebody na makikipagtitigan ako eye to eye. Alam mo yung kilig-kilig, eye to eye lang kayo lagi. Diba? What I need is somebody that would look the same direction na tinitignan ko. Uy, yeah. Oh, yan ha, natuto kayo ha. yung mga single dito ha. 'Di ba? Hindi mo kailangan ng katitigan mo. Hindi mo kailangan ng somebody na kikiligin ka. 'Di ba? Yung iba ganun eh, nagpapadala lang sa emosyon. So, tignan mo kung saan nakatingin yung partner mo. O yung nanliligaw sa iyo for that matter sa mga single, 'di ba? Kasi sabi ko nga eh, sabi ko sa wife ko, if naniniwala ka na tayo para sa isa't isa, dati pa to ha, hindi magiging issue sa'yo na nagnenegosyo ko. Eh maganda, mas masipag pa siya sa akin sa business. So, eh yung ex ko, meron akong ex dati na kinokontra ko. Eh. Diba? Pinapili pa ako, uno o ako. Mukha ganun pa eh. Siyempre ikaw, mahal kita eh. Mukha ganun yung mga banat. Pero kinabukasan, nag-uuno ako ulit. Diba? Uno o ako. Siyempre ikaw, love kita eh. Kaya lang kinabukasan, nasa uno office ulit ako. Bakit? Alam ko dito matutupad pangarap ko. So, yun yung kailangan mo maintindihan. Diba? Kailangan mo maintindihan na sino yung mga tao sa paligid mo. Eto ba? Who are my closest friends, associates, and confidants? Sino yung mga closest friends mo? And if hindi sila nakaka-impluensya ng maganda sa'yo, hindi sila nakakadagdag, alam mo yung fun lang. Marami kasi mga klase ng kaibigan na they are fun to be with. Okay, masaya silang kasama, okay sila. Kaya lang, hindi sila magandang kasama. Okay? May mga taong masayang kasama, pero may mga taong maganda kasama. Naiintindihan niyo po yung pinagkaiba? So, maraming tao, they are after only for the fun, di ba? Uy, fun, bakasyon dito, gastos doon. Sabi nga nung isang nakita kong post sa Facebook eh, may hawak siyang 100,000, sabi niya, tutulungan kanila na gasto, sasamahan kanila na gastusin to, pero hindi kanila tutulungan kumita nito. 'Di ba? Marami tayong kaibigan na ganoon. Gusto lang nila nandiyan sila pag fun. Pero pagka sakripisyo na, pag trabaho na, pag hatawan na, hindi mo na sila makita, 'di ba? Pero pagka nakaamoy ng libre, uy, nang libre daw si ano, puntahan kagad sa iyo. Pero pag birthday mo, hindi ka man lang maalala, di ba? So, yun eh. Kumbaga, kailangan mo makita sino ba yung mga taong nakakasama mo. Do they believe in your dreams? Naniniwala ba sila sa pangarap na meron ka? Alam mo, dito sa negosyo natin, OA eh. Alam mo yung sobrang OA ng paniniwala namin sa pangarap dito. Yung tipong hindi ka na naniniwala, kami naniniwala pa eh. Diba? Kaya ko ba apply? Oo naman! Apply, matutubad pa pangarap. Oo naman! Pangarap kong bumili yung 1,000 square meters na bahay. Oo naman! Alam mo, ganun ka OA yung pagkapaniwala namin. Kasi bakit? Walang imposible. Naniniwala kami na walang imposible. So, tignan mo, yung mga kaibigan mo ba, naniniwala sila sa pangarap na meron ka? Naniniwala ba sila sa bagay na gusto mo mangyari? O patalikod ka nilang nininegative? Yeah. So, maging ano, ako, masabi ko nga eh, mas gusto ko na yung honest na kaibigan kesa sa ano ba yung kasabihan na yun? You rather hurt me with the truth
Diba? You rather hurt me with the truth than yes with a lie. Nakalimutan ko. Basta yun. Diba? Then fool me with a lie, whatever. Kalimutan ko na. Basta ganun, diba? Mas gusto ko na yung honest na kaibigan. So, ito yung bangat ng tanong. Ano kaya yung impluensya nila sa akin? Okay. This may sound absurd, pero pakinggan nyo po itong maigi. Year 2014, nung nag-decide po ako lumipat ng bahay, umalis po ako sa bahay namin sa Pasay. Why? Kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos noong mga panahon na yon, again, this was 2014, 7 years ago pa to. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yung mga kapitbahay namin negative, tatay ko negative. Sa loob ng bahay namin, alam mo yung ramdam mo yung tension? Alam mo yung tension na ayaw nila ng ginagawa ko. Ganon. Noong mga panahon na yun. So I decided, sabi ko, sige, lilipat ako ng bahay. So, what happened is, mas bumilis. Okay, hindi ko naman sila kinalimutan eh. Kaya lang, magiging mabagal yung lakad mo, yung takbo mo, kung pipigilan mo lahat ng aso sa paligid mo, di ba? Kung sasaway mo lahat, babatuin mo lahat ng aso sa paligid mo. So, mas mainam na itong mga tao na nasa paligid mo na hindi sinusuportahan yung pangarap mo, eh, huwag mo nalang muna pansinin. Kunin mo yung pangarap mo, balikan mo sila, pakainin mo. Parang aso, na pag pinakain mo, umaamo. Hindi ko sasabing aso yung kaibigan mo, ha? Kino-compare ko lang na dapat huwag mong pansinin. Kasi yung pang-apat na tanong, ito yun eh. Is there influence beneficial in relationship to my vision? For example, gusto mong maging maayos na asawa, tapos ang kasama mo puro mga tarantado. Diba? Gusto mong maging faithful na asawa, kasama mo puro babaero. Hindi gagana. Gusto mong maging magaling sa negosyo, kasama mo puro tamad. Hindi gagana. Nakukuha nyo po yun? And ito yung malupit. Marami pong negative sa paligid. Marami pong negative sa paligid. Di ba? Ito pa yung nakakatawa. Maiisingit ko na rin. Marami po akong kilalang tao, every time na nagkakaroon sila ng problema sa kanilang relationship, ang pinagtatanungan nila mga failure din yung relationship. Halimbawa, nag-away sila mag-jowa. At tatanungan nila, yung kaibigan nilang wala ring nangyari doon sa relationship. Sumablay din yung relationship. So, hindi mo alam kung nanghihingi ba sila ng maayos na advice o naghahanap lang ng kakampi. Kasi, di ba, kung tapat ka sa purpose mo na gusto mo mag-workout yung bagay na ginagawa mo, kailangan humingi ka ng payo sa maayos. Naintindihan nyo yan? Kaya magiging maingat kayo kanino kayo humihingi ng advice. Ako, ang batayan ko po lagi, pangit man tong pakinggan, pero ito yung totoo. Ang batayan ko lagi, resulta. Ba't ako makikinig sa'yo, wala kang maresulta? Parang ganito yan eh. Masakit ulo mo, saan ka pupunta? Siyempre sa doktor. Alam mo, pumunta ka sa tubero. Ano sabihin sa'yo nun? Eto tubo, pukpuk mo sa ulo mo. Gagaling ka, hindi. Hindi ka gagaling nun, ba? lalong sumakit ulo mo nun. Correct? So, you need to confine, di ba? Sa mga taong alam mo na makakatulong sa'yo. Sabi ni BJ, takot daw kasi magpa-correct yung iba. Well, kung takot ka magpa-correct, di mahirapan ka. Okay, so ano yung secret formula to success? Ready na ba kayo? Ready na kayo? Ano yung secret formula to success? Oh, secret to, ha? Secret. Huwag kayong maingay. Sa inyo ko lang sinabi to. Secret pala, no? Tapos sinabi sa 100 plus, 105 tayo mga kaibigan. I love it. 105 tayo ngayong week na to. Last week, nag-100 tayo, di ba? 105 tayo. Next week kaya? 150 na kaya? Kaya ba natin yon? 150? So, ano yung secret formula to success? Let's go! Sasabihin ko na sa inyo, ano yung sikreto? Ang sikreto ay, choose your friends wisely. So, pwedeng friend o friends, pwede. Choose your friend wisely.
maging mapamili. Sasabihin ng iba, pangit naman ang ugali ni Apply na MC na mimili ng kaibigan. Diba? Pangit ba yon? Hindi man siguro pangit yon. Nag-iingat ka lang. Buti na lang friend kita. Oo naman, Jake. Konti lang friend ko. Diba? So marami mga tao eh. Sama-sama sila. May mga kaklase kami ni Jack nung high school. Negative yung isa. Negative na lahat eh. Negative na lahat sa business. Alam mo, inalis na nila lahat ng opportunity nila sa negosyo na ginagawa natin. O samantalang si Jack nagtiwala. Noong nakaraang araw, umita siya ng 5,000 plus isang araw. O. Diba? Hindi lahat ng papasalihin mo dito sa salary. So, mamili ka ng kaibigan. Choose your friend wisely. Huwag lang yung laging fun lang yung batayan. Sabi nga ni ng magkaibigan at magkumpare-kumare na si Ate Jopay and si AJ, ano sabi nila? Malayo ang nararating ng tiwala. Ay, yun yung motto ng dalawang yun. So ngayon, pare sila nakakotse. Diba? So, come to think of it, isipin nyo maigi. Kapag ka, isa lang pala yung sikreto eh. Kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo, sumama ka sa kanila. Hanap ka ng ganon, sama ka sa kanila. Gusto mong gumaling sa basketball? Gusto mo ba gumaling sa basketball? Sama ka sa mga nagbabadminton. Tingnan ko kung gumaling ka magbasketball. Diba? It won't happen. Naiintindihan niyo yun? Kaya nga pansinin niyo, dati ako po, I'll be very honest with you. Dati ang pangarap ko mag-MA, mag-PhD. I'm not saying na mali yun, ha? Pero kinukwento ko sa inyo na dati naka-plot out na yung career ko. Ang career ko, magkakaroon ako ng maraming dugtong sa pangalan ko. Kama MA, kama MAED, LPT, RPM. So marami akong mga nasa isip na mga kukunin ng mga board exam dati para magkaroon ng mahaba yung pangalan ko ng mga letra. Why? Because nasa PNU ako eh. Philippine Normal University, yung eskwelahan ko, eskwelahan yun ng mga magti-teacher. So lahat kami, yun yung pangarap namin, yun yung naka-plot out dun sa dreams namin, na sa career path namin. Oo, ito, mag-aaral ako maigi, pagka-graduate ko, mag-MA ako, pag natas ko MA ko, mag-PhD ako. So yun yung gusto namin mangyari dati. Kaya lang nung nagsipag-graduate kami, nagkanya-kanya rin kami. May mga nag-call center ngayon, mga team leader na sa call center. May mga si Marivic Manuel, PNU once din, wow. Diba, may mga nagtatrabaho sa SM, may mga nagtatrabaho sa iba't ibang industry. So, ang dami napunta sa iba't ibang industriya rin. Na napansin mo, nag-iba-iba. Bakit? Naiba yung kasama eh. Diba? Naiba yung kasama. So, nag-iba rin yung plano. O ako, napasama ako sa mga nagnenegoso, napasama ako dito sa Power 4 system, napasama ako sa Uno. Ano nangyari? O di, ito yung nangyari sa akin ngayon. So, ganun talaga. Minsan nakala mo, naka-plot out na, pero depende pa rin sa mga nakakasama mo. I'm not saying na nagpapadala ka lang sa Agos, ha? Ang sinasabi ko dito, kailangan mong piliin yung mga kaibigan mo. Depende sa bagay na gusto mo mangyari. If you want to become successful, sa mga taong successful, ako po, papansin po ako dati. Again, ikukwento ko to sa inyo, pero para lang maintindihan nyo, papansin po ako dati. Paano ako naging papansin? Lahat po ng mga uplines dati sa loob ng opisina, yung mga top earners, yung mga kumikita ng malaki, yung mga superstar ng company, nung bago ako, lahat po yun, nagpapapansin ako. Every single day yun. Hi, ako po si MC Melor. Bago sali po ako, upline, pengin naman po akong tips. Kinabukasan, ganun naman. Hi, up. Ako po si MC Melor. So, laki lang nagpapakilala. Kasi ano ko eh, gusto kong mabilong sa kanila. Gusto kong maging top earner. Gusto kong kumita ng malaki. Dumating sa time na sabi sa akin ng isang top earner, oh, kilala na kita. Ikaw si MC, di ba? So yun na, parang sabi ko, oy, ito na. So kailangan ko may mangyari sa akin. Okay, eventually, naging hanay na po ako ng mga top earner. Abunto, alam ko kasi kung anong gusto ko. Kaya mahalaga dito na may dream board kayo. Mahalaga dito na meron kang alam na gusto mo mangyari. Si Heaven Soronio, PNU once din.
Kantara ba tayo dito? Alma mater ko. Alam niyo ba yan? Sa mga guro'y ina. Ako si Juan de la Cruz. Alam niyo yan? Torch. Alright. So who you will be in 5 years depends on, listen to this. Sino yung magiging ikaw 5 years from now? It depends on, number one, the books you read. Ano mga binabasa mong libro? Or nagbabasa ka ba? Yun yung pinakamasaklap doon. So, that will depend on the books you read. Ngayon, kung wala kang pambili ng libro, napakarami pong mga free PDF e-book sa internet. Napakadali na pong maghanap ngayon. So, it will depend on the books that you read. Diba? Marami mga tao, grabe. Gustong-gustong nagbabasa ng mga pocketbook. Ng mga drama. Oh, Ernesto. Diba? Bakit mo sinaktan ang puso ni Delilah? Hindi ko... Di ba pag mga ganun, anong ina-expect mo matututunan mo? Di drama rin. Di ba? Nagbabasa ka tungkol sa mga kabit. Sa mga pangalo niya. Sa mga pagkakaliwa. O anong nangyari ngayon? Naging dudero ka ngayon. Naging dudera ka. Di ba? Hinawa ka lang ng konti ng asawa mo yung cellphone niya. Meron kang babae, no? Di ba? Pag tingin mo, prospect pala yung ini-invite pala, prospect. Di ba? So, depende on the books that you read. Siguro magpakita ko sa inyo ng ibang libro. Okay. Ano pang pinakamaganda? Siguro, recommend ko ano? Rich Dad, Poor Dad. Simulan mo sa ganun. Tapos meron ako ngayong bagong binabasa, yung 10X ni Grant Cardone. Ito, Biblical Foundation ng Multiplication Challenge. This is how the Church ng Victory Fellowship, Christian Fellowship, lumaki. Paano sila nag-grow sa iba't ibang mundo? Iba't ibang mundo? Iba't ibang parte ng mundo? Meron akong Cash Flow Quadrant. Okay, Cash Flow Quadrant. What else? Ayan, so sobrang dami. Ako po, mahilig po sa libro. Power of Positive Thinking, Think and Grow Rich. Who Moved My Cheese? Yes, maganda yan. Si Brooks, yes. Maganda rin yung mga sulat niyan. So, madami. Sobrang dami po maganda. The One Minute Manager. Ano ba yung mga naging inspirational? Mga libro ni John Maxwell about leadership. Maganda rin po yan. Kaya lang di mo masyado magigets yan kapag wala ka pa nililid. So, lahat mga libro tungkol sa network marketing, pwede nyo rin po. GoPro na Eric Worre. So, madami po tayo mga libro na pwedeng mabasa. Okay? Second is, the movies, TV shows you watch. Okay? Yung mga palabas, TV show na lagi mong pinapanood, who you will be in 5 years, makaka-apekto po yan. Ano po yung halimbawa ng... Halimbawa, lagi ka nanonood ng news. Maganda ba yon sa mental health mo? Maganda ba yon sa mindset mo? Actually, hindi. Kasi news are created for you to feel good about yourself kasi pangit yung nakikita mo sa ibang tao. Diba? Nakita mo, dinimolish ng mga squatter. Ano ngayon magiging pangiramdam mo? Wala, mahal, buti na lang tayo, ganito, ganyan. Diba? So, news is driven by fear. Tinatakot nila yung tao. Yun po ang purpose ng media. Takutin yung tao. TV shows, paulit-ulit yung telenovela. Pansinin nyo sa Pilipinas, sino yung bida? Mahirap. Sino yung kontrabida? Mayaman. Yung mayaman, binuhusan ng asido yung mahirap. Diba? Diba? Ito ang blankong cheque. Iwanan mo ang anak ko dahil langit sa lupa ka. Di ba yung mga ganyan? Paulit-ulit lang na ganun. Bakit? Yun yung binibili ng masa eh. Maraming mahirap sa Pilipinas, so yun yung pumapatok sa tequila. Yun yung patok. Bakit sikat na sikat ang bakit sumikat ang Titanic? Bakit? Bakit sumikat ang Titanic na palabas? Simply because
Ang plot ng Titanic is mahirap na in love sa mayaman. At pinili nung mayaman na mahalin yung mahirap, di ba? Yun yung mga plot na akala mo normal lang, pero pag inaral mo maigi, may negative ano pala, di ba? Anong tingin tuloy natin sa mga mayayaman? Masamang tao, di ba? Na binibili ang pag-ibig, mga ganyan. Diba, yun yung plot ng ano eh, yun yung plot ng Titanic eh. Diba? So again, who you will be in 5 years depends on the people you associate with. And lastly, the environment that you live in. Mga kaibigan, mahirapan ka umasenso pag nasa squatters area ka. Ipapaliwanag ko po sa inyo psychologically. Kaya nga kung nakatira ka sa squatters area, kung yung lugar ninyo hindi maayos, pwede ka umasenso pero mahihirapan ka. Bakit? Yung energy ng buong paligid mo, it will drag you down. Okay? It will drag you down. Natutulog ka. Yung kapitbahay mo, pinag-uusapan problema. Pinag-uusapan kahirapan. Pinag-uusapan ganyan. Akala mo hindi mo naririnig yun, pero ang totoo pumapasok sa subconscious mo yun. Kaya ako, ayoko ng taong reklamador. Kasi kahit hindi ako naapektuhan ng reklamo mo, deep inside naapektuhan ako noon psychologically, subconsciously. Kaya ayoko ng negative thinker, ayoko ng negative talker, ayoko ng negative. So, yung environment mo, pag yung environment mo, di ba imagine mo, umattend ka ng training. Nandito ka ngayon, no? Nakatingin ka sa cellphone mo, ang saya-saya mo. Pagkapatay ng Zoom, anong sabi ng nasa paligid mo? Ano yung ginagawa mo? Walang mangyayari sa'yo dyan. Ganito, ganyan. So lahat ng hopes and dreams mo parang binuhusan ka ng malamig na tubig. Diba? So be careful dun sa environment. Ako po, umalis po ako ng Pasay simply because alam ko yung mga taong nakapaligid dun. Imagine mo mga tropa ko dun, araw-araw nagiinom. Mga tropa ko sa Pasay dati, wala. Ngayon puro mga may anak na. Hindi yun mali ah, hindi yun mali. Pero hindi yun yung gusto ko eh. Hindi rin mali na araw-araw mag-inom. Diba? Pero hindi yun yung gusto ko. So may iba akong gusto mangyari. So isipin nyo maigi yun. Yung environment na kinalalakihan mo, ginagalawan mo, kung nakakatulong ba sa'yo o hindi. Alam nyo po yung close family ties. I will tell you some awful truth. Diba sabi ng mga teachers natin, sa kultura daw ng mga Filipino, meron daw tayong close family ties. Napansin nyo po ba yun? Naalala nyo yung lesson na yon. Alam nyo po kung bakit tayo may close family ties. Hindi lang naman Philippines ang meron ganyan eh. Thailand has it. Malaysia has it. All these are, Vietnam has it. Meron din silang close family ties. Alam nyo po kung bakit? Kasi mahirap yung bansa natin. Kung bakit yung ikaw, nakatira ka pa sa nanay mo hanggang ngayon kasi mahirap ka. Okay? Kung naiintindihan mo, ikaw yung ganun sa. Hindi ko na kailangan elaborate. Bakit yung mga mayayaman may family reunion? Kasi nga hindi sila magkakasama. Paano tayo magkakaroon ng family reunion kung araw-araw tayo magkakasama? Araw-araw reunion. That is some awful truth, no? Na kailangan natin ma-realize. So nga, no? Diba? Bakit sa loob ng isang maliit na tahanan, sampu sila doon? Nandun yung nanay, tatay, yung anak, yung apo, nandun din. Ang nagpalaki sa bata, yung magulang mo. Imagine mo yun. Di ba? Super extended na yung family nila. Nandun yung pinsan, inampon, ganyan. Di ba? So, ang bottom line po nun kasi mahirap po yung pamilya. Yun po yung totoo. Try to imagine kung lahat po mayaman. Lahat ng family members ng mayaman. Mayaman magkakapatid, nakapag-establish ng maayos yung parents. Ayan, magkakaroon kayo ng family reunion. Yes, family reunion. Diba? So, hindi matanggap na marami to kasi nga feeling nila normal sa Pilipino ang close family ties. Pero ang totoo, hindi po. Kung bakit may close family ties tayo, kasi kailangan natin magtipid. Kailangan natin magsama-sama para mas tipid. Naintindihan niyo po yun? So, be careful sa environment na ginagalawa mo. Ngayon, ganito. I realized I couldn't change the people around me, so I changed the people around me.
Ha? Unsa na? Unsa man na? I realized I couldn't change the people around me, so I changed the people around me. Nung una ko pong nabasa to, nabiyak din utak ko eh. Di ba? Ano ibig sabihin mo nito? Tagalogin natin para mas maging malinaw. Hindi, na-realize ko, ano sa Tagalog yung na-realize? Napagtanto ko. Yan, 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 yan. Aking napagtanto na kailanman hindi ko kayang baguhin ang mga taong nasa paligid ko. Kaya pinalitan ko sila. Yan yung Tagalog yan. Tama ba yung magkakatagalog ko? I realized I couldn't change the people around me, so I changed the people around me. So, hindi ko kayang baguhin yung ugali nila, di ba? May kaibigan kayo, hindi mo makasundo, hindi mo kayang baguhin yun eh, di ba? Yung iba kasi, ano, pilit binabago yung mga kaibigan nila. Hindi yun, mahihirapan mo kayo nun. Ako po naniniwala, only God can change us. Ipag-pray mo na lang yung kaibigan mo. Bahala na si Lord yung humipo sa puso niya at magbago siya, di ba? Halimbawa, no, meron kang downline. Ito, pag-usapan natin sa negosyo. Meron kang downline. Halimbawa, marami kang direct, di ba? Marami kang direct. Nakapagpasali ka, 10. Eh, may mga downline ka na pasali na tamad. Gumigising, tanghali na, hindi nag-i-invite. So, anong gagawin mo? Ano, magfo-focus ka sa kanya? Gusto mo siyang baguhin? Ito, mga kaibigan, magiging matagal ho kayo. So, ang kailangan mong gawin, bilisan mo. Mag-direct ka ng bago, palitan mo, di ba? Hindi mo naman sila iiwan. Nandiyan ka pa rin naman para sa kanila. Kaya lang, kung aantayin mo na magbago muna sila, parang ganito po yan. Para mas maintindihan nyo, ganito kasimple. Alam nyo po yung deck of cards? Alam nyo po yung deck of cards? Okay, sa deck of cards, meron dyang apat na alas. Okay? Apat na alas. So, ang goal natin, makuha yung apat na alas na yon, yung power 4 natin. Okay? Ngayon, nakapagpasali ka, lumabas, ano, 3. Lumabas 5. Maraming tao kung bakit sila nahihirapan sa negosyo natin. Alam nyo kung bakit? Kasi nabunot nila 5. Ang ginagawa nila, dinadasalan nila yung baraha. Maging alas, maging alas, maging alas. Di ba? Maging alas ka. Panginoon, baguhin mo sa at maging alas. Hindi nga eh. 5 nga sa eh. Di ba? And you can never change. Listen to this ha. Ako po bilang mentor ninyo, I can never change you. Hindi kita kayang baguhin. But you know what? I can only influence you up to a certain extent. Kung lahat ng sinasabi ko kanina hindi mo tatanggapin, it's fine. Diba? Buhay mo naman yan eh. You want to argue? Hindi. Ganito ganyan. Okay manood ng telenovela? It's fine. Buhay mo naman yan. Okay lang gumising ng tanghali? It's fine. Buhay mo naman yan. Again, I cannot change you. Kaya lang, let's be reasonable. Diba? 5 nga yung nabunot mo, gusto mo mag-ialas yun. So, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong bumunot ulit. Until such time na ma-realize niya yung worth niya, diba? Ma-realize yung tao yung worth niya, siya na yung kusa igising na maaga, siya na yung kusa maggagawin yung part niya. So, not until such time na hanggang hindi niya ginagawa yun, may hirapan ka sa kanya. So, be careful. May downline ako, sabi sa akin dati. Ito, ang title nito brainwashed eh. Itong PowerPoint ko. Kasi, naalala ko tong instance na to. Sabi sa akin ng downline ko, MC, hindi mo ba napapansin dyan sa uno-uno mo, binibrainwash ka lang? Sabi sa akin, downline ko ah, member na to. Sabi niya, binibrainwash lang daw siya. Kami, binibrainwash lang daw dito sa uno-uno na to. Narinig nyo na yon? Meron na ba? Nakaka-relate? Sinabihan ka na ng kaibigan mo, ah, dyan, sa uno, binibrainwash ka lang dyan. Sa networking na yan. Okay, meron na ba? Yes or no? Yes, si Fatima, yes. Okay, meron. Okay, inuuto daw, yan yung mga other terms eh. Nako, inuuto ka lang dyan. Okay, so, normal ho yun. And ito po yung na-realize ko. Pakinggan nyo ito maigi ha. Anong Tagalog ng brain?
utak. Okay? Anong Tagalog ng utok daw? Why utok? Okay, anong Tagalog ng wash? Hugas, hugasan. Okay. May tanong ako sa inyo, ha? Bakit hinuhugasan ang isang bagay? Kasi madumi. O, kung bakit ka binibrainwash? Kasi madumi ang utak mo. Utak negative ka kasi. So, tinatanaman natin yan ng pangarap. Tinatanaman natin yan ng mga kapositubuan sa buhay. So, kung sinasabi sa akin na binibrainwash ako dito, yes. At willing ako magpa-brainwash kasi alam ko yayaman ako. Ganun siya simple. Di ba? Naiintindihan nyo na. Di ba? Maujud. So, ano mas gusto mo? Manatili ka na mahirap yung laman ng mahirap kahirapan, mahirap yung laman ng pag-iisip mo? Or magpa-brainwash ka, di ba? Hindi ka naman, ako naniniwala, hindi naman tayo tanga eh. Hindi naman tayo tanga, hindi naman tayo bobo. Gumagamit naman tayo ng isip natin. Alam naman natin kung niloloko tayo o hindi. Sa tinuturuan tayo, so they say, binibrainwash tayo, di ba? So ako, bago naman ako dumating sa ganitong klase ng mindset, iba naman yung mindset ko dati, hindi naman ganito eh. Kaya lang, na-develop na along the way. Kasi nga, nakikinig ako sa mga mentors. So ganun lang kasimple yun. So, pag-usapan na natin to, paano mo ginagamit yung social media mo. Okay lang ba magbigay ako ng mga suggestions ng mga ifa-follow ninyo at i-subscribe ninyo sa YouTube? Okay lang ba yon? Gusto nyo ba yon? Para at least, di ba, yung news feed mo maging positibo naman yung laman, hindi puro lugaw yung lumalabas niya sa news feed mo. Puro tungkol sa lugaw. Okay, so who to like or what to like and follow on Facebook and YouTube. Okay, simulan natin dito. Ma-like nyo po yung Unlimited Network of Opportunities International Corporation official site. Obvious ba? Baka marami sa inyo member na, hindi pa to nilalike at hindi pa to pina-follow. Nandito po lahat ng mga trainings natin tungkol sa produkto, tungkol sa NUC, tungkol sa, ayan, makita nyo po sa screen ninyo, nandiyan yung One Mind, One Heart, One Goal, about sa mindset yan ng network marketing, skills sa leadership. Sobrang daming available trainings dito sa page na to. Nandiyan po ang mga announcement ng companies, nandiyan lahat. So baka marami sa inyo mga members na hindi pa yan nilalike o hindi pa yan pina-follow. Every afternoon, pag wala kang ginagawa, every 3 p.m., meron po yung mga trainings available. 'Di ba? Sobrang ganda po nitong website ng Facebook page natin ayan. So andiyan na lahat. Mapapanood niyo yung mga replay tungkol sa mga produkto, yung nutritionist natin, yung in-house doctor natin, nagtutok po sila diyan. Okay, yung naatinan lang kasi natin yung every gabi, tsaka ito yung Glorious Gathering, kasi yung every gabi, tuwing hapon po may mga training po tayo diyan. Okay? Ayos ba tayo doon? Sunod, Hugot Networker. Isa po itong page na dinesign para sa mga networkers. So, madalas po silang nagtuturo dito. Makikita nyo nga lang dito mga iba't ibang kumpanya yung mga nagla-like dyan. So, ano lang kayo, manood lang kayo dyan. Sobrang gaganda. Nagsishare sila ng mga successful quotes tungkol sa mga networking, di ba? Neregaluhan ako ni Wilford ng damit galing dyan. May mga merchandise din sila tungkol sa networking. Goalcast. So ito, mga video, short clips na mga video about motivation, about hitting your goals. So maganda rin po ito. Okay, maganda rin itong FB page na to. Like nyo, i-follow ninyo. So mamomotivate kayo dyan. Ito naman, usapang Pilipino, Negosyo Avenue PH. Isa po ito sa mga magagandang FB page din dito. Kasi nagpo-post sila tungkol sa mindset ng pagnenegosyo. So pwede niyong i-browse yan. I hope you're taking down notes para at least
mamaya ma-like and follow nyo sila. Hindi ko po kilala yung mga may-ari niyan, pero quality yung content na meron sila. Ito, medyo sumisikat to ngayon sa FB. Medyo maangas yung dating na itong tao na to, pero I really like his mindset. Si Rendon Labrador. Ano to, ito yung sa fitness coach yata siya, o may-ari siya ng parang fitness gym, ganyan. So, I really don't know. Hindi ako interesado sa background niya. Pero yung mga sinasabi niya at yung mindset niya, maganda kasi. Okay? May mga TikTok din itong mga to. May mga TikTok din sila. From Zero to Billionaire PH. Ito, maganda rin. Maganda rin itong page na to. May YouTube din sila. Pwede nyo rin i-follow. Inspired Soul, para meron kayong every single day. Sobrang dami po mga magagandang FB page. Punuin po natin ng positive yung FB page natin, yung FB natin, kaysa sa mga puro kalokohan yung mga pinag-share natin dyan. Messenger of Success. O, maganda rin po to. Ito, Entrepreneur Mindset. Isa po to sa pinaka-paborito kong mga FB page actually. Ayan. Si Rob Dial, kung kilala nyo siya. Motivational speaker to. Tony Robbins, isa sa mga una ng impluensya sa mindset na meron ako. So, marami po akong libro ni Tony Robbins. Marami po akong, may audiobook po na binigay yung kaibigan ko dati tungkol kay Tony Robbins. So, college pa lang po ako, nakikinig na ako sa kanya. It's really great. Siyempre, no? Like nyo naman to and follow, di ba? FC Melurisim. Kasama yan, di ba? So, dyan po ako nagpo-post ng mga 1 a.m. ano ko, 1 a.m. thoughts, 3 a.m. thoughts ko. Mga paniniwala ko sa buhay. Ang hindi po mag-like and subscribe dyan, o mag-follow dyan, hindi po yayaman. De joke lang, tinakot eh, no? So, yan, maganda rin dyan, di ba? Pag-usapan naman natin yung, eto, Diamonds Online Support. Baka mamaya hindi mo pa ito nilalike. Hindi mo pa pina-follow. Anong schedule natin this week? Naka-post na po dyan. Saan ko makikita yung mga video ng mga naglabas po ng ano? May mga nag-ano na kagad, oh. May mga nag-like na ng MC Meliorism. Nakakatuwa naman. Ang bilis yung umaksyon, ha. So, baka mamaya, di ba? Saan ko makikita yung video ng mga car-achiever? Nandiyan na po sa DOS. Nandiyan na kagad sa DOS. Paano yung ano natin? Yung mga dropshipping natin. Nandiyan na po sa DOS lahat. Okay? Search na lang po yan. Diamonds Online Support Main. Okay? Pag-usapan na po natin yung mga YouTube channels. Ano yung mga YouTube channels to follow? Janitorial Writer. Sino nakakalam na neto? Meron ba? So, Tagalog din to. Filipino yung creator neto eh. Filipino yung creator neto. Actually, hindi ko kilala kung sino. Pero, natutuwa ako kasi ayan, yung mga topic niya, paano yumaman, di ba? Paano yung mahirap magiging mayaman, ano yung mga mindset ng mga mayaman. So, napakaraming mga magagandang lesson dito na ituturo sa inyo. Empowering Pinoy, sila, ito yung parang company to na ang goal nila is to uplift yung poverty ng Pilipinas, mawala yung parang poverty alleviation. Yun yung ano nila. So, more on puro explanation tungkol sa mga bagay-bagay. Yan, makikita nyo naman dyan. Wealthy Mind Pinoy. So, magaganda rin to. Habits ng mga mayayaman. Yan yung mga topic dyan. Si Grant Cardone, isa sa mga paborito kong YouTuber. Na nasa real estate business siya. Kaya lang, maganda talaga yung mindset niya. Maganda yung tinuturo niya. Siya yung nagsabi na money cannot make you happy pero kaya na itong bilhin yung pangarap mong kotse. Siya yung nagsabi noon sa kanya kung natutunan yun. Money cannot make you happy pero kaya na itong bumili ng grocery para sa family mo. So, yun yung mindset na meron to si Grant Cardone. Also, isa sa mga pina-follow ko din, Motivation to Study. And so, maganda kasi nag-e-effort sila mag-edit ng video. Kaya very entertaining din yung mga motivation nila. Tapos si Gary V, isa sa mga, ito naman, negosyante to, may wine business to si Gary V. And then, nagpunta na siya sa
self-brand niya, which is yung pangalan niya mismo. Joseph Salonga, isa sa mga ka-top earners ng Uno. Ayan, makikita niyo dyan yung mga na-achieve niya because of network marketing, paano siya mag-isip, di ba? Paano yung mga strategies niya, yung pinaka-nakakabalo, yung latest niyang pinost. Isa sa mga latest niyang pinost, yung dream house niya. Bumili siya ng dream house sa Rizal. Laki ng bahay niya doon, 300 plus square meters. Sobrang ganda ng view. So, makaka-inspire kasi alam mo na kasama natin sa company. Nandiyan si Mr. Ray Potestad, may YouTube channel din si Applain Ray. Ito yung top 1 ng Uno. So subscribe po kayo sa kanya kasi marami po siya dyan tinuturo tungkol sa networking din. And makakatuwa kasi dati siyang security guard, pero ngayon sobrang ganda po ng buhay. Yung bahay niya, yung floor area ng bahay niya, more than 1,000 square meters, sobrang nakakabaliw. Parang building po yung bahay niya because of Uno. Si Mr. Warren Trinidad, isa rin po sa mga idol ko, of course. Follow nyo po, subscribe nyo po yung channel niya. Siya po yung head upline ng Red Lions. So marami po sa mga tinuturo dyan. And of course, subscribe now sa aking YouTube channel. Oh, tama ba? Nakasubscribe na ba kayo dyan? Subscribe kayo dyan. May mga, ano po tayo dyan? Itong training natin na to, i-upload ko sa YouTube. Alright. So, that ends my sharing about law of association.